O yan, di ba? Kitang-kita nyo, nasa simbahan ako. Kasi ganyan ang mga style nyo. Magpunta sa simbahan, magpaawa ipe. Kung wari, tulong-tulong sa tao. Pero sisingilin nyo, pagdating ng eleksyon, babala kayo ng kandidatura na naman. Yan ang mga style nyo, bulok! Daw, Angel Locsin. Ano yung style mo? Alam mo, Angel Locsin, nung araw, nung aluwina ka pa, patay na patay sa'yo yung mga pinsan ko, yung mga kamag-anak ko, aluwina na raw, hindi mo na makausap yan. Sorry ka, hindi ako nanonood nung araw ng teleserye kasi yan ay mga ano yan, mga tawag nito, yan ay mga HBO yung pinapanood namin para social. Alam mo na, teenager, trying hard maging social, okay? So, eto nga, ano yung drama mo, te? Anong drama mo dyan ngayon na humihingi ka ng tulong na wag na nating hayaan pa na, kumbaga, parang inapi ka. Bakit hindi mo kaya kausapin na lang yung manager nyo? Yung amo nyo sa ABS-CBN. Alam mo, lahat ng artista sa ABS-CBN gusto ko. Wala akong ayaw sa kanila. Pero hindi ko rin maintindihan kung anong pinaglalaban nyo. Kasi maliwanag naman na may problema yung amo nyo. Diba? Dahil may utang. Diba? Hindi bayad. So, bakit para kayong naapi? Diba? Kung ako nagtatrabaho, alam mo, sa amo ko, at nagkaroon ng problema amo ko, magpapabayad ako sa amo ko. Kasi hindi natuloy ang proyekto ko eh. Mahirap talaga ang mawalan ng trabaho, diba? Masama yung loob nyo kasi hindi na kayo sikat, diba? Magiging pangkaraniwan na lang kayo, magiging normal na lang kayo, diba? Mapera naman kayo. Eh, ba't hindi na lang kayo mag-create ng isa pang station na kayong mga mayayaman? Gumawa kayo ng isang station ng TV, Channel 3, ABS-CBN, ganun, Abaya-CBN, gumawa na lang kayo ng ganun, di ba? Abaya-CBN, Channel 3. Bakit hindi na lang yun ang gawin nyo kaya? Sa palagay mo, baka naman sakaling sumikat pa kayo. Di ba? Marami kayong pera eh. Ang yayaman nyo kaya? O mag-share-share kayo, shareholder. Sa dami ng mga taga ABS-CBN, di ba? 11 million kayo. 11,000, whatever, di ba? Yun, mag-share-share kayo. Para yung mga iba, mabigyan nyo ng trabaho. Gumawa uli kayo ng isang stage. Ano, kaysa magdadakda kayo. Huwag kayong ma-encourage ng mga tao. Kung may problema kayo, suluhin nyo na lang. Huwag na kayo humingi ng simpatya sa tao na magalit sa gobyerno. Huwag. Kasi nang bibrainwash ka eh. Mga tira mo, tirang aktivista eh. Mga tira mo, tirang NPA eh. Hindi ganun, di ba? Mga pinaglalaban tayo, wala ka na sa Immortal, pinapanood ko yung Immortal, wala ka na dun kay Darna, nandito ka na sa real life, Angel Locsin, diba yung mga kadramahan mo, wala na, bilang artista, gusto ko yung mga ano, pinapanood ko rin yun, pero yung pangungontra mo sa ano, sa gobyerno ng DDS, ng Duterte administration, pangungontra mo, eh hindi tayo magkakabati dyan. Kung may bunganga ka na nagdadaldaldal, kami rin dito. Nakita mo naman yung lugar ko, di ba? Hindi ako nag-iisa. Nag-uumpisa pa lang ako hanggat maaari nga, hindi ako kumikibo. Kasi kung hindi lang naman, ano, hindi naman ako katulad ng ABS-CBN na noon napapanood ko yung mga balibalita. Tapos talagang may mga error talaga yung mga news eh. Hindi talaga totoo eh. So ako, ayoko mag-vlog. Kasi small vlogger lang ako. Ayoko mag-vlog kung wala ding hindi totoo. Pero pinapanood kita eh, inaabangan kita eh. Nakakasira ka ng mga vlogs ko, imbis na pa-cute lang yung vlogs ko eh. Angel Locsin. Nakakasira yun. Alam mo ba, nakakasira. Kaya ayusin mo yan. Huwag kang magdrama dyan. Humingi na simpatya sa tao. Magbibigay-bigay ka, pero may kapalit yun na ano. Ito candy oh. Tapos ito boboto nyo sa susunod na election. Diba? Style mo, blok. Tanda na namin to eh. Laos na yan. Makibaka, huwag matakot, hello, di ba? Mga ano pa rin, kurok, ratang, ibag, ano men? Kapitalismo, ibagsak. Ah, di ba? Alam mo ko yan, oy. Diyos ko po, ilong eroplanon ang ginasakyan ko, dudung. Alam ba kung nasaan ako? Nandito ako sa Lebanon, ha? O, sige na, yun na, bye-bye.